What's up mga kasikahan? Magandang araw po sa lahat. Kung meron kang bariyang na itago ng tulad ng ganito, ang 1989 na 1 piso ay naibinta mo sa halagang 140 at di kaya 165, hold your horses. Maghunos dili ka mga kasikahan. Dahil ang bariyang ito ay nagsimula ng tumaas ang bintahan nito sa publiko. Kung magkano ang bintahan nito ay ating aalamin maya-maya ra. Atin ding tatalakayin kung bakit ito nang mahal, ang mga detalye kung bakit ang bariyang ito ay sobrang napakabihira na sa sirkulasyon, or hindi na rin natin ito matatawag dahil ito ay na-demonetize na barya. Pagkatutukan ang mga lahat ng mga detalye kung bakit ito nagmahal. Para pa rin sa world currency, paper bills at mga barya, ito ang Mars TV! Sobrang napaka-espesyal ang bariyang ito dahil bago ito ginawa ay ginawa muna ng isang batas na tinatawag nating Presidential Decree or PD number 329 dated noong September 22, 1988 ng dating Corazon Cuanco Aquino na gumawa ng isang 1 piso na commemorative na barya. At ito ang kanilang nagawang 1 piso na circulating commemorative noong 1989. Ang baryang ito ay may dalawang klase na paggagawa. Yung una, yung brilliant and circulated nga packaging, yung may silyo pa na tinago sa isang papel. Ang pangalawa naman yung brilliant and circulated or BU. Ang bariyang ito ay sobrang napaka-espesyal dahil ito ay tinatawag nating brilliant and circulated, specially chosen and truly clean. Kaya tingnan nyo ay talagang malinis. Kung ating i-compare ito sa mga ordinaryong barya, tingnan nyo, ito ay mga ordinaryong paggagawa lamang. Ini-struck only ito ng only once, kaya di masyadong makintab or makinis. Pero sobrang napakabihira ang bariyang ito dahil hindi lang ito ini-struck twice but even more. Kaya ang resulta ay sobrang makintab at napakalinis. Hindi agad ito kinakalawang. Kaya ang result ay nasa deeper and sharper na paggagawa. This coin is minted with a great care and under ng isang high standard of quality. Kaya ito ang resulta ng kanyang paggagawa. Sobrang napakalinis. Sa taong 1989 ito ginawa, halos mag 30 years or more than 30 years na ang kanyang paggagawa. Kaya ito pa rin siya ay sobrang napakalinis. Kaya ito ay dahan-dahan na rin tumaas ang halaga sa online or sa publiko dahil sa sobrang napaka-linis at napaka-kintab ang bariyang ito. Sa obverse, makikita natin ang Republika ng Pilipinas na may taong inati ng dalawang bisis na 1989. Sa ibaba ay makikita natin ang 1 piso. Dito naman sa reverse side, ay makikita natin ang salitang dekada ng kulturang Pilipino na may taong 1998. Kung may makikita kayong tatlong mga larawan dyan, ay nagre-represent yan ng isang ipugaw, may isang agta, may isang bagubo. Ito ay nag-represent ng Luzon, Visayas at Mindanao.
Then sa kanilang magka iba't ibang side ay makikita natin ang mga tourist spot ng ating bansa. May dito, may Chicolet Hills, may rice terraces ng Banawi, may sugar cane, may Mount Apo, at ang Sabuanga Bintas. More information lang with regard sa dito na may makikita tayong isang tinatawag na PI. Ito ay isang baybayin na script. Referred ito sa isang sewer bank noong 1980s by the Central Bank of the Philippines. Then ito ay kalaunan na tinatawag na rin na mint mark ng ating Bangko Sentral ng Pilipinas. So here we go mga kasikahan. Ang presyuhan nito ay makikita sa isang international eb.com. You can check it out sa inyong mga sarili kung magkano na ang binibinta ng baryang ito. Ang baryang ito ay makikita natin sa isang eb.com na may nagbibinta sa halagang 40 US dollars. Yes po. Ito na ang kanyang mga presyo na maibibinta ngayon dahil sa sobra itong BO or brilliant uncirculated na barya. Kaya siya sobrang tumaas ang halaga kung ito'y ibinta na dahil hindi lahat ng ito ay may naitabi. Kumbaga, kaya sobrang napakataas. Then ang kanyang population or paggagawa nito ay nasa 10 million na piraso lamang. Kaya sobra itong tumaas ang halaga na nasa 2,000 in piso na rin ang halaga. Kaya kung meron kayong ganito ay pwede niyong ibinta ng ganitong halaga na 40 US dollars or 2,000 in piso. May git ko mo lang. Sana ay may natutunan or nalalaman uli kayo sa ating baryang pinakita ngayon. Kung sino man ang nakapagmay-ari nito at naibinta ninyo na at hindi pa na ibili ay huwag ninyo nang ituloy dahil ang baryang ito ay sobrang napakamahal na kung ibinta ngayon. So ito lamang ang ating mga price update sa ating barya tungkol sa ating 1 piso na may tinatawag na dekada ng kulturang Pilipino. Sa mga bago pa lamang ng aking channel ay inanyahan ko po kayo. Please do like, share, subscribe and hit na rin po ang bell para ma-notify po kayo kung meron tayong bagong bidyong ipamahagi sa inyo. So mga kasikahan, hanggang sa muli nating pagkikita, ito ang Mars TV, nag-iwan ng salitang or katagang mabuhay ang bansang Pilipinas.